paliliwanag po natin sa mga manggagancho, mga gunggong, mga magnanakaw, mga witchcraft historian na mga sangli o mga inchik, ano? Kayong mga chikwa, ha? Magsitigil na kayo ng kahibangan nyo, hindi inchik si Dr. si Rizal, ha? Umuwi na lang kayo doon sa paraiso nyo dyan sa Jingjang, ano? Yung sarili nyong Eden, ano? Doon kayo galing sa likabok ng lupa noon ng China, doon kayo pumunta, no? Si Dr. si Rizal may sarili siyang Eden, ano? At yung Eden na yan, hindi pag-aari ng mga lolo, ha? Ng mga inchik, no? Kaya yung kalokohan ninyo na pinagsasabi diyan. Ano ba yung sinasabi niya diyan sa ABS-CBN, no? Diba? Ano ba yung pinatutunayan ng ABS-CBN diyan? Ano ba? Kayo daw ang may gawa ng Pilipinas. Founding father ng Pilipinas ay mga lulo ni Rizal sa Fujian, China. Ano? At yun ang pinagmamalaki niyo, di ba? Ayan, oh. So, yun ay kahibangan yan, ano? Kabalasubasan yung pinagsasasabi ninyo. Hindi totoo yan, ha? So, tumigil-tigil na kayo ng ganyang kahibangan, mga inchik, ha? Walang ganyang kasaysayan ang daigdig na ginawa ni Dr. si Rizal na yung China ay siyang Eden. Walang ganyang kasaysayan. Ano po? Ang sinasabing Eden ni Dr. si Rizal ay isang bansa na may Diyos na nagahari. Hindi yung isang bansang China na maraming dynasty. Na dynasty ng mga lulo ninyo nagahari. Dito, ang gusto lang maghari ni Dr. si Rizal, hindi yung lulo ninyo mga inchik, kundi yung Diyos na gumawa ng atmosphere, ng araw, ng buwan, ha? At ng space, ng valleys, no? At ng region of the sun, ha? At ng karagatan. Yung gumawa ng mga bagay na yon sa kalangitan. Yun ang sinasabi ni Dr. si Rizal na merong likha sa kanyang buhay. Yun po ang ibig sabihin ng Eden. Kaya sinabi ni Dr. si Rizal na ang bansa niya ay isang Eden. Bakit po tinawag na isang Eden ang bansang Pilipinas? Dito po nagmula ang unang dugo ng tao. Yun ang ibig sabihin ng Eden. Kung ayaw niyong tanggapin yan, ay bahala kayo. Basta yan ang ibig sabihin ng Eden. Dito nagmula ang tao. Hindi dito dumating ang tao. No? Wala kang mababasa na ang Eden na una doon dumating yung inchik kaysa doon sa Diyos. Okay? Dumating ang tao sa pamamagitan ng Diyos. Yun ang ibig po sabihin ng salitang Eden. Saan mababasa? Hindi sa literature ng inchik. Kaya mga bulaan kayong mga inchik. Basahin po natin, ano, sa Genesis chapter 2 verse 7, ano, para malaman natin na ang tao, oh, ay hindi nilalang ng inchik, at ang inchik hindi naunang dumating kaysa doon sa Diyos, doon sa sinasabing Eden. Okay? Okay. Pagkatapos nalalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, ano, at yung host ng langit at ng lupa, yung sinasabing region of the sun o yung sinasabi solar system, ano, eh sinasabing host of them, ano, yung araw, no, yung araw meron siyang kinokontrol ng mga planeta, ano, at yun yung controlling force na yon, no, ayon yung sinasabi natin na magnetic force, ano? O magnetic field ng araw na siyang nagpapaikot doon sa solar system, ano? So ngayon, magtapos na lalangin niya ang langit at ang lupa, ano? Ang sunod niyang nilalang, ano? Ay ang tao pagkatapos ng mga halaman
ng karagatan, ano? Ganun po 'yan. So ganun ang ginawa ng Diyos, ano? And God formed man of the dust of the ground, no? Doon galing sa alikabok ng lupa, hindi po galing sa dugo, ano? Ang salitang Eden po, ano, na sinasabi ng Hebrew scripture, no? Galing sa alikabok ng lupain ng Eden, ha? Yung katawang tao, yung katawan ng tao, katawang laman ng tao, no? Galing sa ground, dust of the ground ng Eden. Oh. Eh dito sa sinasabi na ito ni ano? Ha? Dito sa ano, gusto ng China, ito pinipilit ng mga insect, ito ang gawing Eden. Dito galing sa alikabok ng China, yung katawan ni Rizal. Ay malaking kalokohan 'yan, ano po? Wala kang mababasa sa sinabi ni si Rizal na yung China ay Eden. Ano? May nakita po ba kayo na yung China ay Eden? 'Di ba? Wala. Ang Eden dito nasa paragraph 13. Yung sinasabi niyang Eden dito sa paragraph 1, line 2, ay ang bansang Pilipinas lamang. At sinabi niya sa paragraph 1, line 2 rin, at saka paragraph 4, line 3, yung Eden ng Diyos o yung kaharian ng Diyos o paraiso ng Diyos na bansa ni Rizal, matatagpuan mo lamang sa Sea of the East, Sea of the Far East. Pag sinabing East, no, yan po ay region of the sun, no, fixed geographical area ng ating daigdig na Eastern Hemisphere. May dagat daw po dyan at nandun yung Pilipinas. At yung Pilipinas nakikita ng buwan at nakikita ng araw. Ganun po yan. At yung Pilipinas may sariling atmosphere. No? Yung po ang sinasabi niya na kung saan ipinigay niya yung buhay niya. Isinurrender niya yung buhay niya para lamang sa Pilipinas. Para lamang sa mga Pilipino. Wala pong pinag-uusapan dyan na binigay niya sa foreigner, sa kaibigan niyang foreigner, yung bansa niya at yung dugo ng mga magulang niya. No? So, yan ang ibig sabihin niya. No? Sabi ni Dr. Sirisal, ano? Namatay siya, no? Ibinubo niya ang kanyang dugo. No? Binuhos niya ang kanyang dugo sa lupain ng Pilipinas. Ano? At ang pagbubuo niya, ang pagbubuo niya ng kanyang dugo o pag bibigay niya ng kanyang buhay, yun ang ibig sabihin niya, no? Sa bansang Pilipinas, ayun ay kanyang pagsasakripisyo, no? Yun yung sinasabi niyang cross. Ang cross po ay symbolism of sacrificing life to save other people. Ano po? Ganun po yan. At kung hindi po magsasacrifice, ano, na buhay si Dr. Sirisal, hindi makikita ng mga tao kung sino yung sinasabing mamamatay tao at nagpapahirap. Ano po? Ganun po kabuti si Dr. Sirisal, ano? Kaya lang sinasabi ni Dr. Sirisal dito, no? Patayin ng mga Pilipino yung pumapatay ng kapwa nila Pilipino. Ng mga dayuhan. Yung dayuhan pong pumapatay. Huwag itong sweet foreigner, ha? Sabi ng ni Dr. Sirisal, alagaan natin itong sinasabing sweet foreigner. Dahil yung sweet foreigner na yung kaibigan niya ng bansang Pilipinas. No? Yung pag sinabing foreigner, karatig bansa. Ano? Itong Japan, karatig bansa, hindi po yung karatig bayan. Australia, karatig bansa po yan. Bansa rin po ang touring ng Australia sa atin at ng Amerika at ng United Kingdom. No? Kakaiba lamang po ang tawag sa atin itong mga inchik na, ipinanganak dito sa Fujian. Ano? Yung China, ang tawag na dati sa atin ng mga inchik,
ay karatig bayan ng Fujian. Karatig, ang Pilipinas, karatig bayan ng China. Eh, paano magiging karatig bayan? Sino ba nagsabi na yan ay karatig bayan ng China? O bayan ng China? Ano? Bayan ng mga Inchik ang Pilipinas. Ay, walang iba kung hindi ito mga manggagancho na Inchik, di ba? Nasaan yung mga manggaganchong Inchik? Pakita nga natin. Ayan po, yan po mga manggaganchong Inchik, ano? Lahat po yan. Walang hindi manggagancho dyan, ano? Sila yung naniniwala na bayan nila ang Pilipinas. Ah, listahan po yung mga Inchik, ano? Puro manggagancho po yung nandyan. Hindi man lang pumapalag sa China, ano? Kasi sila nga po ang may pangarap na gawing Inchik si Dr. Si Rizal at gawing bayan nila ang Pilipinas. Saka una-una ang pagkakataon, ito pong mamamatay tao na to na mahilig sa extrajudicial killing na pumatay kay Dr. Si Rizal at pumatay sa kasaysayan ni Dr. Si Rizal, siya ang may kasalanan ng lahat. Ano? Minana lamang ito nitong mga gonggong na ito ng mga PDF scammer at nagnanakaw ng tax kasi inassume na nga nila na ang Pilipinas ay pag-aari ng lulo nila dyan sa Fujian. Kaya ang tawag nitong mga ito, mga gagong ito, ay bayan nila ang Pilipinas, ano? So, ganun yan. Ano? Kailanman hindi naging bayan ang Pilipinas, ano? Hindi nagkaroon ng bayan ang mga Inchik dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay tinawag ni Dr. Si Rizal bilang bansa. Ano po? Kaya itong mga ito, wala itong bayan sa Pilipinas. Kaya bumalik na lamang sila sa China. Ano? At sila po ang pasimuno kung bakit ang Pilipinas sa ngayon ay ginagawang province ng China. Ano? Kaya itong mga itong gonggong na mga Inchik na ito, ang gumagawa ng maling history sa bansang Pilipinas. Ano? So, ganun po yan. So, yeah, may mga kanya-kanyang history po yan, ano? Yung mga pinakikita natin dyan. At siya nga po ang gumawa na mga makasaysayang pangluloko, ano? Sa ating bansa, ano? Kasama ito si yung pinakikita natin yan, ano? Ayan. Okay? Yung mga mangluluko na yan, ano? So, marami yan sila rito, ano? Na natin sa listahan, ano? So, yan yung mga sikat na mga mamamatay tao. Ito, mamamatay tao ito, ano? Sa People's Liberation Army. At yan ay binibilang nakahanay ni Aquino bilang national hero ng Pilipinas, ano? Idinamay nila si Dr. Si Rizal na isama sa mga magnanakaw at mamamatay tao at mga mananakop. Ano, hindi pwedeng sakupin ni Dr. Si Rizal ang sarili niyang bansa, tandaan niyo po 'yan, ano? At hindi niya pwedeng gawing bayan ang dati ng bansa. Kaya ganyan kagago itong si Emilio Aguinaldo. Hindi lang naiintindihan ng mga tao dahil akala ng mga tao ang pag-awit ng Bayang Magiliw ay patriotism. Hindi po yung patriotism, ano? Yan po ay tyranny. Kasi wala pong bayan ang Pilipino sa Pilipinas. Bansa po ito ng Pilipino na ginagawang bayan nitong mga apo ni Emilio Aguinaldo o flag holder ni Emilio Aguinaldo, ano? So lahat po na nandito na flag holder na mga politicians, flag holder ni Emilio Aguinaldo, ay kabilang po yan sa nagpapasakop, ano, sa China. Dahilan lamang sa mga pangalan nila, ano. Kaya pag napansin nyo, puno na ng pangalan ng mga Inchik ang kalsada ng Pilipinas dahil gusto nga nila bayan ng kanilang lolo ang bansang Pilipinas. Ano, yung mga proud names nila ang pinagmamalaki nila. Yung proud names ng kanila mga ancestors o mga grandchildren dito sa Pilipinas. Kasama yung mga mamamatay tao, ganyan po nila pinipigi, ano? So, sa kasaysayan ng Pilipinas, tungkol sa pagsasalaysay ni Dr. Si Rizal,
Wala pong karapatan ang China o ang mga Inchik na magkaroon ng shared history sa bansang Pilipinas. Ano po? Ganun po yan. Hindi po pwedeng sila ang magmay-ari ng bansang Pilipinas dahil meron pong may-ari ng kalangitan ng Pilipinas, ng karagatan, ano po, at ng araw, ng buwan. Hindi po pwedeng maging ma-privatize ang Pilipinas. Ganun po yan, ano? So, nawain natin na ang dugo niyo si Rizal, ano? Ay hindi niya ginawang mas mahalaga kaysa sa bansa niya. Inialay niya ang kanyang dugo, ang kanyang buhay para sa bansang Pilipinas upang manatiling bansa ang Pilipinas magpa sa walang hanggan sa harap ng ating Diyos. Dahil Diyos ang hari ng Pilipinas at luklukan ng trono ng Diyos ang bansang Pilipinas kasama ng bansang Israel. Ang Diyos ng Israel ay Diyos ng bansang Pilipinas at hindi pwedeng maging founder ng Pilipinas at founder ng Israel ang bansang China. Dahil kung ano ang Diyos ng Pilipinas, yun ang Diyos ng Israel. Ang sabi ito, bliss is the country or nation whose God is the Lord of Israel. O Israel, the Lord, our God, is one Lord. Isa lang ang Diyos at hindi yun yung may likha ng mga katang-isip ng mga Inchik ng mga ancestors nila dyan sa Fujian. Yun ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Kasi ang Eden, walang creator na Inchik na gumawa ng Eden. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, ang creator ng Eden ay yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Ano? Diyos ng Israel. Dahil ang sumulat ng salita ng Diyos ay Hebreo. Ang Pilipinas, ang Pilipino ay galing sa angkan ng Hebreo kay Iber. No, wag lang po kayong mga maniwala diyan sa yung PK na Operian Heritage, Conservatory Heritage dahil ano 'yan, manggagancho din 'yan, ano? Hindi nila alam yung sinasabi nila, ano? Hindi nyo pwedeng gawing lahing Inchik si Dr. Si Rizal dahil wala siyang lahing Inchik. Pag sinabing lahing Inchik, hindi yan galing sa Pilipinas. Pag sinabing Pilipino, galing sa Pilipinas. At yung Pilipinas, Eden. Ano, yung China, hindi yan Eden. No? Yan ay anak ni Cain. Mamamatay tao. Diyang galing lahat ng drug lords, manggagansyo, mangluloko, mang-aagaw ng dagat ng Diyos, mang-aagaw ng rehiyon ng araw, mang-aagaw ng kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng mang-aagaw ay galing dyan sa China. Ano? Ang pinagmamalaki nila, hindi yung pangalan ng bansa natin, kundi pangalan ng kanilang ancestors. At yung ancestor nila, tinawag daw ng Pilipinas na bayan. Sa paragraph 1, no? Paragraph 2, paragraph 8, paragraph 10 and 13, wala kang makikitang bayan ng mga Inchik dito sa Sea of the Orient. Ano? Yung sinasabing Sea of the Orient, bansa, no? Ang gustong makita at gustong pangarapin ni Dr. Si Rizal na makita ng mga Pilipino. Kaya yung pinakikita sa atin nitong buang na itong si Emilio Aguinaldo, ano? Nasa na si Emilio Aguinaldo? O, diba? Pakita natin uli yung buang na yan. Ang pinakikita sa atin ng buang na ito, gunggong na ito at magnanakaw ng kasaysayang hayop na itong mamamatay tao na anak ng Inchik, ano? Na si Emilio Aguinaldo, ang ipinakikita niya sa ating isip mula pa nung tayo'y wala pang
sapat na kaunawaan sa sinulat ni si Rizal, bagamat dahil siya ay panganay na anak ng Incheck din sa Pilipinas, ano? Ang pinakikita sa atin niya sa ating isip, sa ating kaisipan, sa ating kaluluwa, at sa ating mga awit, no? National anthem, bayan ang Pilipinas, kilalaning bayan. Sino sa mga bansa ang dapat kumilala na ang Pilipinas ay bayan? Sino ba ang karatig bayan ng Pilipinas sa buong mundo? Ay puro bansa yan. So ang gustong gawin itong Emilio Aguinaldo Neto, yung mga successors niya, no, na nasa listahan ito, ha, sila ang magbago ng kasaysayan na maging province ng China, ang Pilipinas. Ano po? Lahat sila. Kasama dito yung sinasabing si Robredo, mga Fujian Chinese yan. Ano, nagkumagawa ng invento na bagong kasaysayan na yung mga ancestors nilang national hero ng Pilipinas. Ha, hindi po dyan kabilang si Dr. Si Rizal sa mga gancho. Ano po? Kilala niya ang bansa niya. Hindi niya tinawag na bayan ang Pilipinas. Hindi sinabi niyang bayan ito ng mga Incheck. Ayaw tanggapin ng mga Incheck na sila ay dayuhan sa bansang ito, kaya tinatawag nilang bayan. Dahil lang gusto nila maging province ng Fujian China, ni Keyenan, at ng 22 generations ng Qing Dynasty, itong bansang Pilipinas, para masakop nila itong sinasabi Sea South of China or Sea of the Western Pacific Ocean or Sea of the Eastern Indian Ocean. Marami po tayong pwedeng itawag dyan. Kaya nga tinawag ni Dr. Sirasal na Sea of the Orient, ito dahil generalized na nasa silangan ito, sa malayong silangan. Wala siyang sinabing Indian Ocean or Pacific Ocean or South China Sea. Tinawag niyang Sea of the Orient ang kinalalagyan ng Pilipinas. At hindi ito nakalagay sa loob ng China o sa loob ng lahi. Ang bansang Pilipinas na sinasabi niya hindi nakalagay sa dugo ng Incheck, no? So, ang bansang Pilipinas po lamang ay pag-aari ng Diyos. Kaya niya tinawag na ito ay paraisong Eden. Ano? Pag sinabing Eden, Diyos ang gumawa ng bansa. Ang gumawa at lumikha ng mga tao ay Diyos. Ang batas ng tao ay Diyos. Yun po ang ibig sabihin dyan. Kaya po walang kinalaman sa creation of our heavens and earth at sa ating 7,641 islands. Itong mga manggagancho na mga Incheck na taga dyan sa Fujian, ano? Kailanman, hindi pwedeng palabasin nitong mga manggagantsyong Incheck ang Pilipinas bilang mga tao na pumatay sa apo ng China. Ano, kaya po, pumapatay itong People's Liberation Army at New People's Army, ano, ay pinagbibintangan nila na mga Pilipino ang pumatay sa Peking apo, sa Peking apo ng China. Ano po, wala pong apo ng China dito kung hindi yung piki lamang, yung imaginary na sinasabing Rizal na hindi naman totoong Rizal. Gawa-gawa lamang nila ang Rizal nila sa utak nila. Ano? Pag pinag-aralan nyo po ang last farewell, hindi po martyrdom place ang Pilipinas. Ano? Hindi po ito patayan ng mga Incheck. Hindi po ito agawan ng lupa sa Pilipinas. Hindi po ito paramihan ng dynasty sa Pilipinas. Ano? Ito po ay pagtatanggol sa bansang Pilipinas. Nasa paragraph 2. No? Pagbibigay ng buhay. Hindi pagsuko ng buhay sa mga dayuhan.
sa paragraph 1. Sa paragraph 5, ito po ay pagbibigay ng buhay sa ilalim ng ating kalangitan, sa kalangitan ng bansang Pilipinas, upang maging mapayapa ang ating pagtulog, ang ating pagkahimbing. Pagkatapos nating mamatay ay wala tayong mga alalahanin na ang mga anak ng Pilipinas ay salakayin ng mga mamamatay tao, magnanakaw at gumagawa ng kung ano-anong bugus organizations. Dapat po yung mga yan ay patayin para maging matahimik na daw ang buhay ng mga nasa kabilang buhay at nang hindi nasugurin ang Pilipinas ng mga mangluluko na katulad niyang Moro na galing dyan sa Arabo. Yung may dugong Arabo, lumayas na sa Pilipinas. Hindi ito lugar ng Arabo. Hindi ito lugar ng Muslim. Lugar ito ng mga tao. Okay? Hindi rin ito lugar ng mga Kristiyano. Lugar din ito ng Diyos. Wala pong Diyos at Muslim na Kristiyano. Wala pong Diyos na Kristiyano. Wala pong Diyos na Muslim. Tandaan nyo po yan. Dahil ang Muslim po dumating noong 7th century, ang Christianity dumating noong 3rd century. Ang sinasabi pong binhi ng Diyos ay yung larawan ng Diyos, yung pagkatao natin. Tayo ay mga larawan ng Diyos na ating Ama sa Langit. John 8:41, iisa ang ating Diyos, ang Ama. Ama ng buhay ng ating mga laman na galing sa alikabok at ama ng ating mga espiritu. Mababasa po yan sa Hebreo 12:9 na bagamat kayo ay may mga magulang sa laman, ay may mga magulang kayo sa espiritu at yun ang Diyos. Ang sinasabing espiritu po ay hininga or breath of life. Yung pong tinatawag na living soul, galing po yan sa breath of life of God. Hindi po ninyo dapat angkinin ang kaluluwa ng mga tao na kayo ang lumikha. Yun po ang ibig sabihin dyan. Wala po, hindi po ipinanganak ng relihiyon si Adan. Basahin niyo po ang Lucas chapter 3 verse 38. I-reverse niyo po ng basa. Ano po? Ipagbabasa ko po kayo para maintindihan ninyo. So ito po yun, pagkatapos nalalangin ng Diyos ang tao sa Garden of Eden. Ano po? Ay hiningahan niya. Ano po? Nang hininga ng kanyang buhay ang mga butas ng ilong ni Adan, at si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ano po? So nabubuhay po, ibig sabihin po nabubuhay ang lahat ng tao sa pamamagitan ng breath of life ng sinasabi nating Panginoong Diyos. Ano po? Ay hindi pwedeng maging founding father ng Eden o ng Pilipinas ang mga ancestors nila si Jinping at ni Duterte at ni Bongo at ni Marcos diyan sa China. Ano po? Hindi, walang katotohanan yan. No? At ang Eden na ito ay nasa kung paanong nasa Sea of the Orient ang Pilipinas, ganun din po na nasa silangan ang sinasabing Eden, ano? At dito nilikha yung unang tao, hindi unang inchik. Hindi po naunang dumating sa Eden yung inchik bago dumating yung Diyos. At hindi po nauna yung inchik bago dumating yung tao. Tao muna po ang nilalang bago dumating yung inchik. Yan ang ibig sabihin niya, no? Tao muna ang nilalang mula sa larawan ng Diyos bago dumating yung larawan ng inchik. Mas panganay po ang larawan ng tao. So, ang ibig sabihin ni Dr. si Rizal, ang mga Pilipino ay unang tao ng bansang Pilipinas, hindi po unang inchik sa bansang Pilipinas.
Kung nauna po ang incheck sa bansang China, ano po, sila yun. Pero sa Pilipinas, ano po, ang nauna dito sa atin ay yung ating ancestors na tao. At yung tao na yun, si Adan yun. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, hindi si Kiyenan, hindi si Duterte, hindi yung witchcraft historian, hindi yung si Emilio Aguinaldo, ano, yung mga flag holder Emilio Aguinaldo na mahilig sa extrajudicial killing. Yan dapat ang isa lang dyan sa extrajudicial killing. Ano? Dahil sila ay mga manggagansong incheck. Bumalik na kayo sa China at itigil nyo na yung patayan sa Pilipinas dahil hindi kayo lehitimong Pilipino. Ano? Bumalik kayo kung saan galing kayong lupa. Dahil si Rizal, ang ibig sabihin niya, pagkamatay niya, sa lupain ng Pilipinas, siya babalik yung kanyang katawang laman pagkatapos niyang mamatay. At yung buhay niya, binabalik niya din sa bansa niya. Kaya isinurrender niya. Yan po ang ibig sabihin ng idin. From the dust of the land of our country, no, dito kinuha ng Diyos yung lahat ng buhay ng Pilipino. At dito rin babalik. Ano? So, ganun po yan. So, walang ibang nagpa-pirate sa mga Pilipino kundi mga incheck. Ano? Inuhuli nila yung mga isda natin, binibinta dyan ng mahal, at yung mga palengke natin, pre-nipitize na nila. Ano, dapat ibalik yan sa public ownership. Lahat ng mga na-privatize nito mga incheck, mula nang dumating itong si Emilio Aguinaldo tsaka si Kiyenan. Kaya magbabayad kayo ng mahal, mga manggagancho kayong incheck. Ano? Kasi pagka sinira nyo ang last farewell ni Dr. Jose Rizal, equivalent ito na terorista kayo, binuran yung kasaysayan ng Diyos, yung mga nilikha niyang kaluluwa. Kaya magsitigil na kayo mga hibang na incheck, ha? Tumigil na kayo na kapropaganda dyan sa radyo at sa television, dahil yan ay ipapublic na rin yung babalik sa public ownership yan, dahil gumagawa lang kayo ng kabulaanan dito, kung ano-anong kabulastugan yung pinapalabas dyan sa TV. Ano? Loko-loko kayo, ha? Mabasahin nyo yung sinasabi na farewell, beloved country. Di ba? Yung country na yan, sinasabi ni Jose Rizal, kayamanan yan ng Diyos, hindi kayamanan ng incheck. Di ba? Treasured region of the sun. Nasaan yung region of the sun? Ayan, yung sun. Ayan yung region of the sun, oh. Pag sinabing region of the sun, solar system yan. No? Ang Pilipinas may sariling atmosphere, merong sariling sky, ano? May sariling kalangitan siya. Kung may kalangitan yung bansa nyo, oh, mamatay kayo sa ilalim ng kalangitan ng bansa nyo. Dahil si Rizal, namatay siya sa ilalim ng kalangitan ng bansang Pilipinas. At siya ay namamahinga na, namatagal sa bansang ito. Ano? Kaya huwag nyo nang gambalain. Ang sabi niya, disturb not the rest of Dr. Rizal and the rest of those who give their lives without doubt, without regret. Yung nagtanggol sa bansang Pilipinas, yung nagbigay ng proteksyon, yung sumali sa ROTC, yung nagsundalo, hindi yung nag-NPA. Yung nag-NPA, bumalik na sa China dahil ang pinaglalaban nila, People's Liberation Army, mga gunggong. No, hindi dapat dito na mamatay ang mga People's Liberation Army, dahil itong bansang Pilipinas hindi simenteryo ng People's Liberation Army. Ito ay paraiso ng Diyos. Yun ang sinasabi po dyan. Magbasa kayo para matuto kayong mga gunggong na incheck. Magnanakaw lang kayo ng tax kaya kayo ay nandito. Di ba magnanakaw ng tax si ano, Juma Season? Fujian Chinese yan. Kababayan ni Duterte at saka ni Aquino. Kaya yung mga PDP laban dyan, yan yung mga gunggong na mga incheck. Magsitigil na kayo, mabibilanggo kayo lahat, ha. 33 years na kayo nagnanakaw ng tax. Wala kayong ginawa kundi propaganda. So illegal immigrants kayo, kaya kung ano-anong tinatayo nyong bogus organizations, mga party list na ninanakawan nyo yung mga tao na pera.
Dapat yung pera na yan, hindi diretso sa party list ninyo. Diretso yan sa mga barangay. Ang nangyayari, yung mga barangay, humihingi dyan sa party list. Mga luko-luko. Hindi ganyan ang gobyerno. Ang gobyerno, centralized. Hindi yung dynasty ang makikinabang dyan ng party list. Ngayon, direkta na yung pera na yan sa mga barangay, hindi dyan sa party list ninyo, mga gunggong. Ikalabos yung mga, kung sino yung may-ari ng party list, yung nag-author niyan, ikalabos. Firing squad. Dahil nagiging ano ng ano yan, ng kung ano nung kalukuhan, at saka yung gumawa ng bangsamuro, ang Pilipinas bansa na, hindi na kayo gagawa ng bansa dyan. Pakanana rin naman yan nila Arroyo, at saka nila Aquino, at saka nila Duterte. Iisang lukulukong PDP laban lang yan na 33 years binabahabahagi nila ang bansang Pilipinas sa dynasty nila. Yung mga inchik na nagkukunwaring Moro ay silang may pakananyan, mga gunggong. Hindi ganyan ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, na si Rizal binigay niya yung buhay sa mga inchik at binigay niya sa mga dynasty ang kontrol ng Pilipinas. Magbasa kayo ng Last Farewell para malaman ninyo kung dugo ng dynasty ninyo yung sinasabi ni Dr. Si Rizal na maghari sa bansang Pilipinas. So mga illegal immigrants kayo, kaya gumagawa kayo ng mga bugus organizations. Lumayas na kayo sa pagiging politicians ninyo, mga gunggong, mga gancho, mga inchik, loko-loko. Marami ng Pilipino nagbuwis ng buhay, pati mga sundalo at mga military, mga pulis. Hindi nyo private yan, mga gunggong. Ang mga pulis at kamilitary, tagapagtanggol ng bansang Pilipinas, hindi private ano, soldier ng mga politicians. Wala na kayong ginawa kung hindi bahabahaginin ang Pilipinas para sa mga apo ninyo, mga sindikato kayo, mga gunggong. Lumayas na kayo mga inchik sa Pilipinas, hindi kayo Pilipino. Niluloko nyo lang ang bansang Pilipinas. Sinisira nyo ang kasaysayan ng mga ancestors namin. Maghanap kayo dito na inchik dito yung sinasabi ng serious na dapat pag-alayan. Nang dugo ng sundalo, dugo ng pulis, dugo ialay, wala ba, may sinabi ba rito na dugo, ialay ng pulis at ng military yung dugo na nila para sa mga Fujian dynasty, para sa mga politicians. Mga loko-loko kayo, mga dayuhang politicians, lumayas na kayo, mga Kastila, umuwi na kayo doon sa Spain, mga inchik, umuwi na kayo sa China, loko-loko. Wala dito sinasabi si Rizal na ganchuhin nyo ang Pilipino. Nakawin nyo yung mga lupain ng Pilipino at karagatan at bahaginin nyo sa inyong mga apo. Ikaw, Sandra Cam, luka-luka ka. Ibalik mo na yung mga ninakaw mo doon sa Pilipino. Janet na pulis. Lahat ng mga manggagancho, si Lusutan. Walang katotohanan yung kasaysayan ng Pilipinas na bayan ninyo ang Pilipinos. Ang Pilipinos ay dugong Pilipino. Ang Chinese, dugong inchik. Hindi pwedeng paghaluin. Ang sinasabi ni Dr. Rizal dito sa paragraph 13, hindi pwedeng manatili ang dayuhang mamamatay tao, magnanakaw, at mga api ng Pilipino. Lumayas na kayo, bumalik na kayo sa bansa nyo dahil hindi kayo bagay dito. Mga manggagancho lang kayo. No, hindi totoo na kayo ay mga Pilipino, kayo ay mga inchik, mga impostor.